Ang mga kamay ni Eli, isinulat ni Ginang Gurley L. De La Cruz. Ang aklat na ito ay ginawa para sa mga bata sa kindergarten upang maunawaan nila ang kahalagahan ng bahagi ng katawan, lalong higit ang nagagawa ng kamay sa bawat tao kahit tayo man ay may kapansanan. Tuwing bakasyon, umuwi kami ng aking pamilya sa aming probinsya sa Laguna. Dito nakatira ang aking lolo at lola. Hindi na ako makapaghintay dahil magkikita na naman kami ng kaibigan kong si Eli. Bakasyon lamang kami magkakasama, kaya hindi nawawala ang galak sa aming mga mata. Si Eli na yata ang kakilala kong may mga kamay na mahuhusay. Gamit ang mga kamay, naguguhit niya ang iba't ibang mga bagay. Gamit ang kanyang mga kamay, ang mga larawan na bibigyan niya ng buhay at kulay. Gamit ang kanyang mga kamay, natutulungan niya ang kanyang nanay at tatay sa pagtatanim ng gulay. Gamit ang kanyang mga kamay, nalilinis nila ng kanyang nanay ang kanilang bahay. Ngunit ako'y nagtataka dahil tuwing kami ay magkasama, kamay niya ay laging nakatakip ng telang hugis kamay. Akala ko noon, ito lamang ay isang dekorasyon. Pero isang araw, ako ay nagulat nang mabasa ng tubig ang dekorasyon sa kamay ni Eli. Nakita ko ang kanyang maliliit na kamay. Biglang nagtatakbo si Eli. Simula noon, hindi na siya lumabas ng bahay. Huling araw na namin sa aming bakasyon, nagpunta ako sa bahay ni Eli upang magpaalam kahit ang puso ko ay may agam-agam. Pinapasok ako ng kanyang nanay. Ipinaliwanag niya sa akin kung bakit naging ganoon ang kamay ni Eli. Ipinanganak pala si Eli na may mga maliliit na daliri sa kanyang mga kamay. Naisip ko, akong may normal na kamay at daliri ay hindi ko magawa ang nagagawa nila Eli. Hindi hadlang ang kakulangan o kapintasan upang makatulong at makagawa ng mga bagay tungo sa maganda at masayang pamumuhay.